Hello guys, ngayon nga ay araw ng Linggo. Ngayon ay araw ng ating pahinga, day off sa ating trabaho. Kaya gagawa na naman tayo ng kabutihan at kasipagan. Ayan, gagawa tayo ng ulam for today's video. Ayan. Una sa lahat guys, ay babalatan ko muna ang aking pangkaraniwang sangkap, ang ating gulay syempre. At ayan, nakadisplay sa harapan natin ang mahiwagan Ligo. Ayan ang ating sangkap sa ating lulutuin ngayon. Habang nagbabalat ako ng ating gulay guys, ay kukwentuhan ko kayo ng kwentong kasambahay. Bilang kasambahay ako dati bago ako dito sa aking trabaho, ay una kong naging trabaho ay ang pagiging kasambahay. Ito yung naging trabaho ko guys noon. Bali natatandaan ko, 15 years old lang ako nung unang pumasok ako bilang kasambahay, dahil ito lang yung alam kong trabaho dati. At syempre batang bata pa ako, sa edad kong 15, iyon lang ang alam kong trabaho dati. Tapos noon sobrang hirap talaga ng buhay namin, kaya talagang pinilit ko ng makapagtrabaho para lang makapagbigay ako sa mga magulang ko noon. Tapos syempre napakadami namin magkakapatid, tapos walang ibang nagsusuporta sa amin kundi ako lang dati. Tapos yung stepfather ko lang naghahanap buhay. Si mama, ang mama ko noon ay walang trabaho, bali siya ay taong bahay lang, nag-aasikaso sa mga kapatid ko habang nag-aaral. Tapos ako, yun, batang bata pa din ako, tumigil sa pag-aaral dahil din sa kahirapan ng buhay. Kaya ayon, sa batang edad nagtrabaho na ako bilang isang kasambahay. Tapos ito na guys, yung bali guys, pangalawa ko tong naging amo mula nung pumasok ako bilang kasambahay. Nung edad ko pa lamang ay 15 anyos, tapos sumunod ulit na pumasok ako bilang kasambahay, 18 anyos na ako. Bali may anak na ako ditong dalawa na ang anak ko dito. Ay, 19 ata ako, hindi ko sigurado. 19 ako dito, tapos may naging amo ako na meron siyang anak na apat. Tama ba? Apat. Tapos sabi, yung babae tapos yung lalaki, para bagang yun guys, nagkakasama sila sa isang bahay, pero para bagang ano, yung para na lang sa mga bata. Bali ang lalaki, naalis siya ng Lunes ng umaga sa bahay, tapos nauwi siya ng Biyernes. Bali malayo at ang naging trabaho noon, hindi ko masyadong inalam ang estado nila eh. Basta yun yung pagkakaalam ko noon. Bali ang naging trabaho ko sa kanila guys ay taga-alaga ng kanilang anak na dalawang maliit. Bali yung isang bata ata ay nasa 4 na taon siguro, kung hindi ako nagkakamali, 4 na taon yung sinusundan ng bunso. Tapos yung bunso niya ay parang wala pang 1 taon, buwan pa lang, parang mga 3 months ganun ko siya inalagaan. Tapos guys, pag Sabado, Linggo, parang pag walang pasok, yung naging amo kong babae, siya ang nag-aalaga doon sa mga bata, doon sa dalawang maliit. Tapos nagawa ako ng gawaing bahay, kaunting linis, kaunting luto, tapos kaunting laba. Bali hindi ako nahirapan doon, gawa ng maliit lang ang bahay nila. Tapos ang mga gamit pa ay puro mga high-tech na washing machine, madali lang, high-tech din. Tapos ang pagluluto. Tapos pag nandun yung lalaki, pag nauwi ang lalaki, wala talaga akong ginagawa. Kunting laba-laba lang ang ginagawa ko. Tapos pag sa kusina, yung lalaki na ang nagagawa. Bali napakabait ng mga naging amo ko na yun. Kaya hanggang ngayon, ilang taon na ang nakakalipas, hindi ko pa rin sila nakakalimutan. Bali talagang tumatak sila sa isip ko na napakabuti nilang tao. Tapos yun, pag nandun ang lalaki, wala nga akong ginagawa masyado, kasi siya ang nagluluto lahat. Tapos tatawagin ako, kakain na lang. Ayun, kaya sobrang maganda sana yung naging trabaho ko doon. Kaso nung mga panahon na yun, maliit pa ang bunso kong anak noon, kaya ilang buwan lang din halos ako sa kanila. Umalis din ako agad, gawa ng kailangan ko din, uyan yung mga anak ko noon. Pero pag naaalala ko sila, sobrang bait talaga nila sa akin. Napakabait nilang mag-asawa. Tapos sa mga panahon na ito guys, bali ilang taon ang nakakaraan, bali lagi akong naghahanap ng update kung kumusta yung babae. Gawa nang wala akong naging balita na doon sa babae kung kumusta na. Pero sana naman maayos.
Tapos guys, may naging amo din ako. Bali, namasukan ako kasagsaga ng lockdown. Nung 2019 ako umalis hanggang naging 2020 ata yun. Naging amo ko siya sa Makati, sa kondo. Bali sila yung mga silang mag-asawang Bombay na matanda na. Bali may taga-amin sa Bicol na nag-refer sa akin para ako'y makapasok doon. Nung mga panahon na yun ay wala talagang masakyan, tapos kailangan mong lumabas noon ng may quarantine pass para payagan kang lumabas. Wala din mga nabiyahing sasakyan noon, kaya ang naging transportasyon namin noon yun, sinundo niya, nila ako dati sa Santa Rosa, Laguna, kaya ako nakapuntang Makati noon. Tapos nung pagdating ko doon, grabe yung kaba ko guys, gawa ng syempre malayo tapos kondo. First time mangyayari sa buhay ko. As in, first time ko talaga guys na talagang sinagaw pa yung malayong-malayo na yun. Tapos syempre, diba, pag Makati, alam mo naman, sobrang tataas na ng mga building, tapos ang lalaki ng mga bahay, diba, napakalayo na sa probinsya. Kumbaga, iisip-isipin mo sa tulad ko. Taga probinsya, diba, napakahirap kong iisipin mo. Tapos syempre nilakasan ko lang yung loob ko noon, gawa ng kailangan ko talaga ng trabaho sa mga panahon na yun, gawa ng, diba nga, lockdown, tapos kailangan ng pera ng mga anak ko sa probinsya, tapos syempre yung mga magulang ko naasa din sa akin, kaya talagang nilakasan ko yung loob ko, pinatos ko yung trabaho na yun kahit yung mga panahon na yun sobrang bigat talaga ng loob ko, parang ayaw ko talagang pumunta dun, pero sabi ko kailangan ko talaga itong tanggapin para talaga may kita ako noon. Tapos nag-offer sila ng sahod sa akin na 7,000 noon. Sa mga panahon na iyon, sobrang laki na ng 7,000 sa nasahod. Gawa ng noon, kadalasan lang ang sahod ay pumapatak lang ng 5,000. Kaya yun, isabing sobrang tuwa ko noon. Gawa ng sabi ko eh, malaking sahod na talaga yun. Sabi ko, napakalaking tulong na nito. Pag sakali, sabi ko, tinanggap ko itong trabaho na ito, malaki-laki yung makapadala ko, 7,000, diba? Sabi ko, magtatabi na lang ako ng kaunti para sa akin kung sakali. Tapos, malaki-laki yung maipapadala ko sa probinsya, sabi ko. Di, kinausap ko sarili ko, sabi ko, kaya natin to, kaya ko to, sabi ko, ganun. Kaya talaga guys, pinapo ko yun, ay ano yun, pinaso ko talaga yun, kahit nakabada ako. Tapos, nung pagdating ko naman doon, ako po, napakasela ng mag-asawa, sobrang napakasela nila sa bahay, kung talaga nga ano yun, napakasela nila. Bawat punas ko ng mga dingding, ng mga lamesa, ng mga lababo, alam mo ba, doon ko lang naranasan talaga na na yung pagang hinihipo nila yung mga bagay na pinapalinisan nila. Tapos pag may dumikit sa palad nila, aba, pinapaulit sa akin ng pinapaulit yung paglilinis. Tapos guys, ultimong sa pagkain, talagang as in ibang-iba talaga. Sabi ko nga ibang-iba talaga kaysa sa ating mga Pilipino. Ibang-iba kung ituturing kanila. Tapos na yun talaga, napakasailan talaga nila. Grabe, hindi ko talaga akalain na ganun. By the way guys, hanggang dito na lang muna. Salamat!